Welcome sa ating channel, mga kaibigan. Maraming mga taong gustong makarating ng langit, kaya may mga taong nagsasagawa pa ng mga pag-aaral tungkol dito. Inaalam nila kung nasaan ba talaga ang langit o kung ito ba ay katang-isip lamang ng mga tao. Dahil marami ng kwento ang lumabas na nakarating daw sila ng langit. Tulad ng ating topic nung nakaraan na tungkol sa batang nakarating na ng langit. Eh kung gusto niyo pong panoorin, mga kaibigan, yon, iiwan ko lang ang link sa ating description. Iba't ibang kwento at karanasan sa langit ng mga taong di umano ay nakarating na daw doon. Iisa ang naging kanilang pahayag, iisa ang kanilang sinasabi, samantalang hindi naman sila nag-uusap-usap. Iisa ang kanilang nakikita doon. Ngayon, kaibigan, ang ating aalamin, nasaan ba talaga ang langit at sino ba talaga ang nakakita na dito? Nasaan ang eksaktong lokasyon nito? Hihimay-himay natin, hindi lang sa pamamagitan ng science, kundi isang hiwaga na nanggaling sa Bible. Tapusin mo ang video na ito dahil tiyak kong marami kang malalaman at bubusugin kita ng mga kaalaman na ngayon mo lang maririnig, at tiyak ko hindi mo pa naririnig kahit kanino ang aking mga eksplenasyon. Hindi tayo nagpapahayag ng mga chismis lang o nakikisawsaw lang sa mga bagay na pangyayari. Dahil ang totoong kinapupulutan ng kaalaman ay hanggang sa kaibuturan ng inyong puso ay kayang taniman ng isang natatanging karunungan. Ang una po nating aalamin, mga kaibigan, tungkol sa science. Ano nga ba ang naging explanation nila tungkol dito sa langit? Mas maganda, mga kaibigan, simulan na natin. Alam mo, kaibigan, isa sa mga magaling din magpaliwanag at naghahayag din ng mga kaalaman ay si Mr. Evad. Nagkaroon siya ng topic tungkol sa kung nasaan ang langit sa pamamagitan ng science at matematika. Alam mo, kaibigan, believe ako sa kanya dahil maayos niyang naipaliwanag ang mga bagay tungkol sa langit. Sulit ang panonood ko sa kanya, kaya ginawan ko ng part 2 ang kanyang pagpapaliwanag tungkol sa science and mathematics. Subalit, dadagdagan ko lang ang kanyang mga sinabi. Pero hindi tungkol sa science, kundi tungkol sa banal na kasulatan lahat. Pero uulitin natin ang kanyang sinabi para malinaw. May mga sinabi siya tungkol sa science at math. Ito nga ay ang fourth dimension na kung saan yun ang langit. O di kaya naman nandoon ang langit. Ano ba yung fourth dimension, mga kaibigan? Ang fourth dimension kasi, mga kaibigan, ay galing ito sa zero dimension at yun ay ang tuldok. Kapag ito ay nagkaroon ng line on extent, one dimension ang tawag doon. Kapag naman ang isang bagay ay nagkaroon na ng hugis o square, ang tawag naman doon ay two dimension. Ang sumunod naman ay yung tinatawag na three dimension. Batay sa kanya, ito yung kapal at merong lapad na mga bagay-bagay na nakikita natin sa ating paligid. Ibig sabihin, lahat ng nakikita natin sa ating mundo ay third dimensional object yan. Ang fourth dimension naman, mga kaibigan, ay ayon sa pag-aaral, hindi natin makikita ito. Dahil ayon sa pagpapaliwanag ni Mr. Evad, ayon din sa mga siyentipiko, tayong mga tao ay nakaprogram lang sa mga third dimensional objects. Tama naman talaga yon, mga kaibigan. Ibig sabihin, lahat talaga ng nakikita natin, pati ang mga nasa kalawakan ay third dimensional objects. Pero naniniwala maging ang mga siyentipiko at mga matematisyan na meron talagang fourth dimension. Sa makatuwid, ayon sa mga eksperto, meron talagang fourth dimension at dito din papasok yung parehas na bagay na hinaharap ng mga tao. Ito nga ay ang langit. Parehas kasi ng konsepto na hindi nakikita, kaya maaaring ito na nga yung fourth dimension. E ang masasabi ko, naipaliwanag talaga ni Mr. Evad ang tungkol dito. Shout out sa iyo, kaibigan, dahil naipaliwanag mo ng husto ang tungkol sa langit sa pamamagitan ng science at mathematics. Mabuhay ka, kaibigan! Ang susunod nating tutumbukin, ano ang sinasabi ng Biblia at sino na ang nakakita na ng langit? At sino ang nakarating dito? Meron bang nasa langit ngayon? At nasaan ba ito? Kaibigan, tulad ng dati, hindi po ako ang sasagot niyan kasi baka sabihin ng iba, opinion ko lang. Hayaan natin ang Bible ang sumagot sa ating mga matagal nang katanungan. Alam nyo kasi, kapag ang Bible ang pag-uusapan, maraming tinatawag na langit. Tulad ng nakalagay dito sa Awit 10:48-4, ganito ang sabi. Purihin ninyo siya, ninyong mga langit ng mga langit, at ninyong tubig na nasa itaas ng mga langit.
Yan kaibigan. Ibig sabihin, hindi lang isa ang langit kundi marami. Kasi ang banggit, mga langit. Pero ibig sabihin dyan meron talagang kaitas-taasan ng langit. Mapapatunayan niyan dito sa Genesis 1:6-8, ganito ang sabi, basa. At sinabi ng Diyos, magkaroon ng isang kalawakan sa gitna ng tubig, at mahiwalay ang tubig sa kapwa-tubig. At ginawa ng Diyos ang kalawakan, at inihiwalay ang tubig na nasa ilalim ng kalawakan, sa tubig na nasa itaas ng kalawakan at nagkagayon. At tinawag ng Diyos ang kalawakan na langit, at nagkahapon at nagkaumaga ng ikalawang araw. Yan mga kaibigan, binanggit dyan yung kalawakan daw ay yun ang langit. Bible po ang may sabi niyan, hindi po tayo. Ibig sabihin mga kaibigan, ang kalawakan ay yung langit o space o firmament. Sa salitang Griego ay rokia. Yung nakikita natin na space sa itaas kapag tayo ay tumitingala ay yun ang isa pang langit kung saan nakikita natin ang mga stars, mga planeta at iba pa. Pero kaibigan, yung pinakamataas na lugar kung nasaan talaga ang langit kung saan nandoon ang kaharian ng Diyos ay yun naman ang tinatawag na paraiso. Ang tawag doon ay ikatlong langit. Oo kaibigan, hindi po ako ang may sabi niyan. Basahin natin para sigurado. Dito sa 2 Corinto 12:2. Nakikilala ko ang isang lalaki kay Kristo na mayroon ng 14 na taon, maging sa katawan aywan ko, o maging sa labas ng katawan aywan ko. Diyos ang nakakaalam, na inagaw hanggang sa 3 langit. Yan kaibigan, may sinasabi dyan inagaw siya sa 3 langit. Alin yun? Alin ang 3 langit? Dito naman sa 2 Corinto 12:4, itaas lang natin ang pagbasa. Na kung paanong siya'y inagaw sa paraiso at nakarinig ng mga salitang di masayod na hindi nararapat salitain ng tao. Yan, ibig sabihin, mayroong sinasabi ang Bible na 3 langit kung saan nandoon ang paraiso. Ito yung tinatawag na bagong langit at bagong lupa o yung bagong Jerusalem o bayang banal. Ano namang katunayan na meron talagang langit? Alam mo si Apostol Juan mismo ang magpapatotoo sa atin na ipinakita sa kanya ang langit habang isinusulat ang aklat ng Apokalipsis. Ipinakita sa kanya ang bayang banal at bagong Jerusalem. Mas maganda, basahin natin mga kaibigan. Ganito ang sabi sa Apokalipsis 21:1-3. At nakita ko ang isang bagong langit at ang isang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam at ang dagat ay wala na. At nakita ko ang bayang banal, ang bagong Jerusalem, na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos, na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakan talaga sa kanyang asawa. At narinig ko ang isang malakas na tinig na mula sa luklukan na nagsasabi, narito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao at siya'y mananahan sa kanila at sila'y magiging bayan niya at ang Diyos din ay sa kanila at magiging Diyos nila. Yan mga kaibigan, malinaw ang sabi ng Biblia. Sinabi din niya na ang unang langit at ang unang lupa ay naparam. Lumalabas, may langit talaga at nandoon ang Diyos. At lumalabas din dyan na mayroong mga langit dahil ang sabi, ang dating langit. Dyan din napatunayan natin na mayroon talagang tao ang nakakita na sa langit at ito nga ay si Apostol Juan. Lumalabas, mayroong langit at ito yung nasa 3 langit. Siguro kaibigan, ito yung sinasabi at paliwanag ng iba na mayroong 4th dimension. At totoo din yung sinasabi na hindi na natin abot ng ating kakayahan na makita ang langit sa ngayon na tayo ay buhay pa. Sa makatuwid, ganun katalino talaga ang Diyos upang sampalatayanan ng mga tao na talagang may langit. Hindi natin ito pwedeng makita sa ngayon. Kaya mga kaibigan, totoo yung sinabi ng Diyos sa aklat ng Isaiah 55:9. Ganito ang sabi. Sapagkat kung paano ang langit ay lalong mataas kaysa lupa, gayon ang aking mga lakad ay lalong mataas kaysa inyong mga lakad, at ang aking mga pag-iisip kaysa inyong mga pag-iisip. Yan, narinig mo, sa makatuwid, kahit anong sikap ng mga eksperto o maging mga scientific man na abutin ang langit o makita nila ito, imposible, dahil ang sabi sa talata, ang pag-iisip ng Diyos ay mas lalong mataas kaysa sa pag-iisip ng isang tao. Kaya imposible nating makita ngayon ang langit, pero natitiyak natin na meron talagang langit dahil sinabi na mismo ng banal na kasulatan.
Pero kaibigana, kung ikaw ay hindi sumasampalataya sa sinasabi ng Biblia, mga kaibigana, wala tayong magagawa upang pilitin ko kayong maniwala. Dahil kung sinasampalatayanan natin ang sinasabi ng Biblia, kahit isang talata lang ay sapat na para tayo ay maniwala. Dahil ang pananampalataya ay iba sa paniniwala, ano ba ang pinagkaiba nitong dalawa, mga kaibigana? Hindi po akong sasagot. Biblia pa rin ang ating paliliwanagin at pasasagutin. Dito naman sa Hebreo 11:1, ganito ang sinasabi. Ngayon, ang pananampalataya ay siyang kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Ang katunayan ng mga bagay na hindi nakikita. Yan, napakalinaw pa sa sinag ng araw. Ang pananampalataya ay yung mga bagay na hindi nakikita at kapanatagan sa mga bagay na hinihintay. Sa makatuwid, isa dito yung langit dahil may pangako ang Diyos na ang tapat na sumunod sa kanyang utos ay makakapunta doon sa araw ng paghuhukom at higit sa lahat, makakapasok ka sa tunay na kanyang bayan. At ito pa ang sabi sa pananampalataya dito naman sa 2 Corinto 4:18. Basa. Samantalang kami ay nagsisitingin hindi sa mga bagay na nangakikita, kundi sa mga bagay na hindi nangakikita, sapagkat ang mga bagay na nangakikita ay may katapusan, datapwat ang mga bagay na hindi nangakikita ay walang hanggan. Yan, kaibigan. Ibig sabihin talaga, makakapunta ka lang sa langit kung susunod ka at gagawa ka ng kabutihan at higit sa lahat, hindi lang sa gawa kundi meron ka dapat pananampalataya. Kasi ang sabi, nakatingin ka sa mga bagay na hindi nakikita. Sa makatuwid, yung binasa natin kanina, isang pananampalataya ang bagay na hindi nakikita pero hinihintay mo ito. Kaya tayong mga tao ay sumasampalataya na meron talagang langit dahil sa sinasabi ito ng Biblia. At kung ako ang tatanungin mo kung nasaan ang langit, simple lang ang aking sagot. Dito sa Efeso 2:8-9, siyempre, tulad ng dati, Biblia pa rin ang sasagot. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamamagitan ng mga gawa, upang ang sinuman ay huwag magmapuri. Ibig sabihin ko dito mga kaibigan, hindi na natin kailangan alamin kung nasaan. Basta, alam na natin meron talagang langit. Tulad nga ng sinabi, sampalatayanan natin na merong langit at sumunod tayo sa mga utos ng Diyos. At doon naman sa paniniwala, ang paniniwala po kasi, ito yung mga bagay na nakita mo, nadama mo, naamoy mo o nahawakan mo, o yung nasaksihan mo sa pamamagitan ng 5 senses ng tao. Yan mga kaibigan, ngayon, napatunayan natin na may langit talaga at dapat siguraduhin mo na nakalista ang iyong pangalan sa aklat ng buhay sa langit para makarating ka doon. Dahil kapag hindi nakalista ang pangalan mo doon, tiyak ko, impyerno ang bagsak mo. At hindi po ako may sabi, eto, basa ulit tayo sa Apokalipsis 20:15. At kung ang sino man ay hindi nasumpungang nakasulat sa aklat ng buhay, ay ibinulid sa dagat-dagatang apoy. Yan kaibigan, complete package na ang sinabi ko sa inyo. Hindi lang langit, kundi impyerno pa. At ito, huling sagot ko sa tanong kanina kung sino ang nasa langit ngayon. Ito, basa, dito sa Marcos 16:19. Ang Panginoong Hesus nga, pagkatapos na sila'y mga kausap niya, ay tinanggap sa itaas ng langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Yan kaibigan, kitam, malinaw na malinaw ang sabi sa lahat ng inyong narinig. Siguro mga kaibigan, hanggang dito muna tayo ngayon. Alam ko, nabusog ko kayo ng kaalaman ngayon at syempre, nagpapasalamat ako lagi sa inyong pagsuporta sa aking channel. At alam ko rin, sa pagkakataong ito, nakasubscribe ka na sa YouTube channel ni Munting Kaalaman na Siksik ng Karunungan. Hindi chismis, kundi isang natatanging kaalaman na pinagsama-samang karanasan at talino na buhat sa banal na kasulatan. O paano mga kaibigan, hanggang dito na lamang. Hanggang sa susunod na talakayan kasama ni Munting Kaalaman, paalam.